Alright, good morning mga P. Okay, so bilisan lang natin yung ating kwentuhan ngayon. Since konti lang naman yung mga video clips na nakuha ko going here sa Qatar. So paano nga ba ako napunta dito? Sa konting kwentuhan lang. So February 2023, nag-resign ako sa aking previous job na sa call center and that's a work from home job. So umabot din ako ng 2 years may get, and then wala, nag-decide ako bigla na this year gusto kong umanes, gusto kong mag-abroad, ganun. So nag-resign ako nang wala talagang walang sure na lilipatan, walang kahit ano, basta I decided. So either na 3 months din ako nag-apply, umabot ng 3 months ako nag-apply na pa-abroad. So medyo 3 months, tapos alam mo yun, tuloy-tuloy yung yung mga bills na kailangan mong bayaran. Tapos pero nagtsaga ako. So ayun, sinigurado ko rin na bago ko mag-resign, mababayar ko rin yung bills kahit papano. Ayun, may konting ipon. And so sa 3 months na hindi siya biro, magkano pinagdaanan. Kasabi ko mga pinsan ko actually, tatlo kami nag-a-apply. So kung sa kami ng punta, marami kaming naranasan, nandiyan yung nalagdag ako sa kanal. Hindi ko talaga malilibutan yun, napunta kami sa agency sa Japan sana. Pero yun na nga, anyway. So ayun, March, medyo pahinga pala ako bago ka nag-apply. Mga 2 to 3 weeks, pa 1 month, ganyan. And then, nagpahinga muna ako, wala talaga akong ginawa. And then, mga April dyan, although nagpapasa na ako ng mga email-email, pero yung mismo pupunta sa agency, I think things start ako ng mga April. Tapos yun, May, June. So, June 23 talaga pagdating sa career or sa new work, yun talaga yung magandang number para sa akin, napansin ko lang. So anyway, yun. April 23 ako ay June 23 ako ay natanggap sa work. Yan nga, dito man sa Qatar. So actually, nung mga bandang June na, nawawala na ako ng pag-ask. Huli naming in-applyan nun ay pa Dubai or pa UAE, pero hindi pinalad. So pag-uwi namin, same araw na yun, pag-uwi namin, nag-isip na ako na mag-apply na lang ako locally. Pero may nakita ko sa Facebook, which is yung agency ko nga ngayon. Yun, nakita ko siya sa Facebook, nagpasa ako ng email, and then kinabukasan, tinawagan ako. So, yeah, I'm so happy. Sobrang saya ko nung mga time na yun. Tinawagan ako na employer's interview na agad-agad. Pero ano siya, nag-wait pa yata ako ng mga 2 weeks. Tapos, ayun, pero worth it naman yung aking paghihintay. So, yeah, sobrang saya ko talaga nun. Kaya sa mga nagbabalak dyan, yung mga goals nyo, talagang pagka gusto nyo, magagawa talaga or mangyayari talaga. So, laban lang, B. Laban lang, mga B. Pero syempre, andun pa rin yung dapat bukod sa meron tayong goals sa buhay. Talagang ipag-pray natin everyday yan. Prayers talaga napaka-powerful niyan. So, yun. Yung clip na yan, papasok na yan sa aeroplano and grabe yung emotion ko dyan. Halo-halo na, B. Excited, kinakabahan, syempre nalulungkot. Ayan na, so nasa loob na ako ng plane yan. Pasensya na sa mga susunod na video clip kasi malabo siya. Ang gamit ko dyan yung Android. And yung iPhone ko kasi grabe, sobrang low budget. Akala ko, or nag-expect ako na merong saksakan sa loob ng aeroplano. Wala siya, B. Oh my goodness. So ayan, photo na lang yung iba dyan. Tapos yung iba, konting video or video clip. Maano siya, malabo talaga. At saka, ayan o. Ewan ko ba. So eto na, nasa Qatar na yan. Pababa na yan kami dyan. Nasa Qatar na yan.
Tapos, ayan, airport na yan siya ng Qatar. Ano, medyo talagang mahihiya pa ako mag-video-video, pero sa susunod dyan, kakapalang ko na yung mukha ko. Ayan, yun yung sumundo sa akin si Kuya. Imagine, mag-alas 12 na yan ng madaling araw. Mga 11 yata, mga 11 or 12 ng August 13. So, 11 p.m. or 12, parang ganun yata ako dumating. Tapos, gabing-gabi, alam mo yun, parang medyo natakot ako na, pero kinakabahan siya, ka-excited talaga. Ayan, hanggang dito na lang muna, malapit na matapos yung video, ginagawa ko na yung iba pang video. Bye-bye!